Nasaan ka na? Tumakbo ka na, Rizal! Pero! Diyan! Kalaban ang dito. Nandito ka pala? Ay, wala eh. Kaibigan mo pala to, ha? Oh, bakit? Si Kapitan Tiago ay nagkaroon ng kaunting salo-salo sa kanyang tahanan kung saan inimbita niya ang mga kaibigan at kilalang tao. Kabilang na rito si Napigente Guevara, Padre Sibayla, Padre Tamas at marami pang iba. Pangalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maari na kayong kumain. Ah, sarap yan. Sarap yan. Sarap yan. Sarap yan. Tumating na nga ang may-ari ng bahay na si Kapitan Tiago kasama ang isang binata. Ang binatang ito ay galing Europa at nag-aral upang matulong sa mga tao sa San Diego sa ngalan ni Jesus o mga iba. Lalo pa po ba kayo nung wala ng bansa? Mahigit sa 7 taon po! Baka nakalimutan yung mga bansang Pilipinas. Imposible po yun. Marahil at Pilipinas na siya ang lumimot sa akin. Sapagkat hindi ko nalaman kung saan at paano namatay ang aking ama. Maraming salamat at alis na ako. Mag-ingat ka. Salamat. Mag-ingat ka. Salamat. Mag-ingat ka rin. Salamat. Huwag ka nang babalik. Palamunin. Uy! Ipara! Tenyente! Kamusta ka na? Okay lang naman. Sana maging aral sa'yo ang nangyari sa'yong ama. Pwede mo bang isalasay ang totoong nangyari sa aking ama? Hindi mo ba nalalaman? Namatay ang iyong ama sa bilangguan. At alam na ito ng karamihan. Mismo sila ang nagpursige na ipakulong ang iyong ama. Pinagbintangan ni Padre Damaso ang iyong ama sa hindi pangungumpisan. Gayon batid na ito ng kura sa simula pa lang ng kanilang pagkakaibigan. Dahil sa mga paratang na walang saysay, dahil doon nakulong siya. Pinagbintangan siya ng mga tao na ire at pilibustero. Ganon po ba? Ganon ba talaga nangyari? Andyan po ba si Maria? Diyos ko po, kusoso mo. Pupuntahan ko muna siya sa kanyang silid. Lagi mo kaya akong naaalala. Manilimutan ba kita? Sa tagal mo sa Europa, maaaring malimot mo na. Naku, mahal. Ilang taon man ako nasa Europa, hindi pa niya babago ang iyong ganda. Sinungaling, parang sinasabi mo lang yan na hindi mo talaga akong naaalala sa Europa. Naalala mo pa ba ito? Ito ang daon ng sambong. Ito at ang alalang pinabawan mo sakit. Ako rin ay may pabaon sa'yo. Ito ang ilam ng aking pinakaiingat-ingatan. Hindi ko na maalala kung anong nakasulat dyan. Ano bang sabi ko dyan? Huwag na, kasi nungalingan lang naman ang iba. Naku, mahal. Awin, katotohanan lang nakasulat dyan. Kagaya ng pagmamahal ko sa'yo, mahal ko, Jesus na mo. Pare, ba't ka nag-uukay? Utos na sa akin at wala akong magawa. Napakasala naman yan, pare. Ayoko din. Para kang hindi naman sa pultero niyan. Pwede naman tayo sa iba, oh. Ganun pa rin yun. 20 araw na ako nag-uukay dito. Talaga, tapos? Gabi na no, tumuulan pa. Bakit mo kasi inuukay yun? Utos sa akin to. Sino nag-utos sa'yo? Sino pa? Di yung malaking guram. Anong ginawa mo sa bangkay?
Utos sa akin yun na ilibay sa mga inchik, pero hindi ko kinaya ang bangkay dahil sa sobrang bigat nito at tinapon ko na lang sa ilog. O sige, tulungan na lang kita dyan. Ako at hindi ako makapunta agad. Maraming po akong ginagawa at pagkasakit ko ako. Nandun ko sa panasalang. Dun ba? Ako. Tara, puntahan na natin. Dito ba? Bakit wala na dito? Ano po ba may paglilingkod ko sa inyo? Maaaring mo bang itulisan ang asong bibig? Yung kruso, sinunog ko ng utos na malaking gurang. Sinong kurang malaki? Si Padre Garote po. At ginawa mo yun na isang asawing palad. Pasensya na po, Ginoo. Crispin! Crispin! Crispin, gumising ka! Crispin! 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 Ano na naman? Crispin! Hilain mo ang lubid! Bilis! Sana sa bahay lang tayo kasama ni nanay. Doon hindi pa ako matatakot at walang magbibintang sa akin ng mananakaw. Lagi lang ba tayo ganito? Sana ako'y magkasakit ng matagal nang hindi na ako makabalik sa kumbentong ito! Huwag kang magsalita ng ganyan. Lalo tayo mahihirapan. Magkano bang sweldo mo sa buwan ng ito? 2 piso. At alam mo ba, sabi ng matandang Tasyo, masarap daw ang hinanda ang hapunan ni nanay. Masarap na hapunan? Aba, hindi pa ako nakakain. Hanggang di ko nababayaran yung utang yung binibintang nila sa akin. Pakisabi lang kay nanay na hindi totoo yung binibintang nila sa akin. Cecilia! Minumultahan kita sa pagputol at pagtugtog sa kampana. At ikaw naman, Crispin, hindi kakaalis rito hanggat hindi mo sinauli ninakaw mo. Tama, sa pamamagitan ng Intelligencia Pinaya ay maangon na mula sa Purgatory ang kaluluwang nag-virus. Kaya nga, kailangan talaga natin magparami dahil ang isang indulgensya ay napabawas sa nakatakdang paghirap sa purgatorio. Oo naman. Hay! Isang batang bala na sabi na tamo niya ang 3 plenarya para sa iyong maong kabiyak sa linggo ngayon. Talaga? Sapat na isang pag-aksaya ng isang indulgensya sa ginagawa niya ngayon. Maganda ka na ho, narito na po pala ang putas para sa pura. Maaari ko bang makausap ang pura? Hindi ko siya pwede makausap ngayon dahil mas kapit. Kung ganun po, maaari ko lang po ba makausap at makita ang anak ko na si Crispin? Si Crispin? Di ba umuwi na siya sa inyo? Si Basilio naman po ang naroon. Naiwan po dito si Crispin. Naiwan niya dito si Crispin. Ngayon, pagkatapos siya magnakay, umuwi din siya. Ikaw mas masawal pa yata ang iyong mga anak isa sa ama sa paggawa ng kasalan. Iwanan ko lang po dito ang bulas. Salamat po. Nasaan ang inyong mga anak? Di ba ikaw ang ina ng mga magnanakaw? Oo! Huwag kang magsisinungaling! Saan ang mga anak mo? Sa oras na magsisinungaling ka at itatali ka namin sa punong kahoy at saka babarinin! Hindi ko po alam kung nasa dito. Ibigay mo yung salapi na ninakaw ng anak mo kung hindi ko sa hindi ko magnanakaw ang aking mga anak. Maaari mo gawin ang gusto mo kung hindi ko lahat ang masisilang ay ninanakaw. Ganon, ikaw na lang aming dadamutin at dalamin sa kwartel. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Saan na kayo? Ipapahanda ko na lahat bago magtakip siling. Ayokong makasama ang kura. Bakit? Pakiwari ko'y binabantayan niya lahat ng mga pinis ko. Natatakot ako sa kanyang napakahiwagang tinig. Madalas di ko maintindihan ang kanyang mga sinasabi. Ngunit, hindi natin siya pwede hindi bitahin. Naugalian na natin ito, sapagkat narito na siya. Mainit dito sa labas at baka kayo magpatuyuhan ng pawis at kayo magkasakit. Maganda ang araw, Padre. At isa pa'y masarap lumangap ng sariwang hangin. Di ba, Maria? Oo nga, Padre. Tayo maupo muna, Padre. Salamat. Isang kasiyahan sa bukid ang idaraos ng aking kaibigan. Maaari po ba kayong dumalo? Saan ba itong magaganap ang kasiyahan?
sa isang gubat sa may batis po sa may puno ng balete. Sige, para patunay kung wala na akong sama ng loob, sasama ako. Ginoong Krisostomo, Ginoong Krisostomo. Sandali lang, bababa ako dyan. Hindi mo ako nakikilala, Ginoong Krisostomo. Subalit may dalawang araw na ako naghihintay dito sa bayan ng San Diego. Ano ang pakay mo? Tawag ako nilang tulisan, kaya wala namang ninanais tumulong sa akin. Nawawala aking mga anak at nababaliw na ang aking asawa. Ano ang nais mong ipahiwatig? Saan nang humingi ang tulong sa inyo? Sabayan mo ako sa paglalakad at ipagpatuloy natin ang diskusyon tungkol dyan. Diyos ko, nakapaglibang ba kayo ng mabuti? Nakapaglibang! Sila! Sila nakapaglibang! Ikwento mo kung paano niyo pinalipas ng araw. Pag narinig ko mula sa iyong mga lagi, masisihan ako na para rin kasama nito. Ang isda, piknik at nagawitan. Elias, nalulungkot ka. Nalulungkot? Mauunawaan kita. Ba't ka nagsasalita ng ganyan? Palagi mong binabakit sa akin sa lumi. Na ako'y walang labis na lumi. Marami ba kayo? Oo, marami. Maraming babae? Marami. Ah, siya. Sinasabi talaga niyo, napakaganda niya. Wala po bang napakaganda at napakabait niya? Alam na siya lumi. Lumulubog ng araw. Telegrama mula sa Kapitan General. Sinabi niya na darating siya at sa bahay ko tutuloy. Ipagpaumanin niyo po, Padre Sal. Hindi na matanglay po kayo ngayon. Balita ko'y marunong kang lumunin. Hindi naman. Natututo lang sa mga magigiting arkitekto. Ha? Baliwala lang sa akin ang mga arkitekto. Tignan na lamang ang mga sumbahan. Ako lamang ang lumunin. Subalit, ang ginawang gusali ni Ginoong Ibarra ay namakailangan. Eksperto, ang isang paralan ay binubuo lamang ng apat na pader at isang bubong. Ngayon ay pinaparusahan ng ama ng isang ulupong. Mamatay sa loob ng kulungan. Mabuting tao ang aking ama. Siya'y dapat nalilikod sa bayan. Ngunit ano ang iyong ginanti? Pinapatay mo ang aking ama. Dapat kang mamatay! Jesus, tumawag! Alam ko nga... Crispin? Ikaw ba yan? Swerte kayo dahil ang aking asawa ay namimili ng pastila na gagamitin. Titignan ko muna ang kalagayan ni Maria. May sakit siya pero mapapagod ko siya kung iinumin niya ang mga sumusunod. Mauuna na kami. Oo, manhin.
Tiburcio, ano bang ginagawa mo? Binigyan ko lang naman siya ng seta eh. Yun na nga, nag-resign na ka ng pauta na talaga pa. Na-stress ako sa'yo. Bakit nakatira sila sa napakapangit na bahay na ito? Bagat na ang araw! Uy, ano? Mga walang modo! Tiburcio, turuan mo nga sila ng leksyon? Paano kung gantihan ako? Bahala na, hindi naman akong gagantihan. Naiingit ka ba sa kaganda? Naiingit? Ba't naman ako naiingit? Sa mukha mo kasi mo maninamit. Nahiya naman ang loob mo kasi lapad na pasada ng Maynila. Nagsilita ang may noong kasing liwanag ang sikat ng Victorina, umuwi na tayo. Huwag mo na siyang pansinin. Umuwi na daw kayo, sabi ng asawa ni Pancho. Okay, Tiburcio. Dapat turuan ng leksyon. Turuan? At baka ikaw ang turuan to ng leksyon. At baka nakakalimutan mo rin. Nakatira ka sa tapat ng bahay. Pamamahay mo pala ito? Akala ko pamamahay na isang alipin sa gigilid. Kapal mo ka magmanda ko. Hindi mo yata ako kilala. Hindi nakakapasok ang Alperez sa aking pamamahal dahil sa may pintuan lamang siya. Siya nga ba? Dahil nakakapasok na mamalungko tulad din yung asawa. Tumasa ka parang hindi ka labandera ah. Ah, labandera. Gusto mo pang labahan ko yung kulot mong buhok at gansyahin ng tumuli. Dinamin mo ang labandera ka. Por favor, ingitera. Stupid ako ba? Kaya ako pinakasalan ng aking asawa dahil hindi nararapat ang aking kagandahan bilang isang labandera. May pais-pais-pais niya ka pa. Ilong mo naman Pilipina-Pilipina. Pango. Sumusobra ka na ha. Bakit ha? Gusto mo bang sampalit yung pagmukha? Nagahamon ka. Paola. Bukas na bukas ay lumuwas siya na Maynila at sakna ng Kapitan General. Sayang naman ang pantalon mo, parang di ka lalaki. Alam mo namang pilay ako. Hinahan mo sana siya ng revolver. Bilisan mo nga. Tag-bend fast. Ang solusyon na yun. Linares, hamulin mo nga ng duelo ang Alferez ngayon din. Pero bakit po? Gawin mo. Kung hindi, natin ako sa lahat kung sino pa. Oh, nandiyan na pala si Doña Victorina. Magandang gabi. Magandang gabi rin. Alam niyo ba, nung una ko palang nakita si Ibarra, ay alam kong siya ay isang filibustero. Clarita Ina. Ang iyong mati o pamilya ay niligtas na inyong mga kakilala. Inupok po ng Diyos ang aking ama. Marami nga, Clarita. Kaya nga kami nandito upang pag-usapan ng mga bagay na hindi natin napag-usapan noon. Pasensya na po, ngunit kailangan pumalik sa aking silid. Clarita, ako ba nandito? Pasensya ka na, Clarita. Hayaan mo na. Chrysostomo. Ako nga, ako lamang ang isang tao na tinuturing na kaaway kagal. Nagpunta lamang ako rito upang tuparin ang aking mga pangako. Ngunit ikaw ang hindi tumupay sa ating usapan. Maria, pinapalaya kita. Pinaganyanlangan mo ang katapatan, ngunit hindi kita masisisi. Alam ko na ang tunay mong pagkatao, ang kinikilala mong ama ay hindi ko tunay na ama. Kailangan mo ng tatibayan. Maria, isa kang anghel. Kakasal ka na. Ngunit hindi kita madalino. Mahirap ang hinaharap ngayon. At minsan na tayo pumibig at hindi na ito maangkigin naman. Tumakas lang ako dito. Hindi magtatagal ay malalaman din nila ito. Maria, kailangan ko na magpahayaw.
Maria, hindi mo ata inaasahan ang aking pagdating. Nais ko sanang masaksihan ang iyong kasal. May sakit ka ba? Ba't ka namumukla? Tulungan mo akong sirain ang pakikipag-isang dibdib. Wala na si Crisostomo. Wala na dahilan para ako'y magtiis. Kung buhay pa sana siya, kaya ko pang tiisin ng lahat. Ngunit wala na siya. Wala lang natitira sa akin, maliban sa pagpasok sa kumbento o mamatay na lang din. Ganun ba siya kamahal? Patawarin mo ako kung ako ang nadulot sa iyong kasawian. Hinahangad ko lamang ang iyong kabutihan at ayaw kong pag-usapan ka ng bayan. Kung totoo lahat ang iyong sinasabi, hindi mo ako hayaang masaktan. Ngayon, wala na si Crisostomo, ay ibig kong magmadre. Magmadre? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Mas mainat ang masawi kaysa makulong sa loob ng kumbento. Ang kumbento? Diyos na mga bangin, ako ay iyong pinaparusahan. Sige, doon ka, magmaday ka, huwag ka lang mamatay. Lo, yo estoy diciendo...